Mabilis ang pag-aayos nga lang ito mga mami at naandyan na nga ang kapatid kong si Mary at nang iniintay na lang niya ako. Binagmamadali na nga lang niya ako dyan mga mami dahil nga matagal pa bago dumating yung jeep na sasakyan namin papunta ng bayan. Dahil ngayong araw nga ng Linggo, isisimba kami ni Mary sa simbahan ng Lian. Dahil gusto nga namin mga mami ay makaabot kami ng misa para dito sa araw ng palaspas ngayong araw ng Linggo. At nung natapos na nga ako ay lumabas na rin kaming magkapatid at sabi nga namin matagal pa kami mag-aantay ng jeep. Pero ito namang jeep na nasakyan namin ay nakisama naman at 15 minutes lang kaming nag-antay. At pagkababa nga namin sa tapat ng simbahan ay maraming bumungad sa amin na nagbebenta ng palaspas. At nung nakapili na nga kami ng palaspas at nakabili kami ay dito na nga kami pumunta sa covered court ng Lian at Lian nga daw magbibigay ng basbas si Father. Pagkatapos ay umakyat na rin kami papunta ng simbahan at a-attend nga kami ng misa ngayong araw. At nung natapos na namin ang misa, mga mami, syempre hindi mawawala sa amin ni Mary yung pagkain at sabi niya dito raw kami kumain sa Kawali Alae. Pagpasok niyo pa lang pala dyan, mga mami, sa kanilang restaurant ay makikita niyo na ang kanilang mga menu. Dyan nga pala yan sa Barangay 4, katabi lang ng simbahan ng Lian. Kung napansin nyo ay lumang bahay siya, oo mga mami, dahil ang sabi ng ate ay ito nga daw ay napakatagal ng bahay, lumang bahay na nga daw ito. Bali nga pala mga mami, ang specialty nila dito ay yung kanilang kaping barako at sadya namang ipinagmamalaki nilang masarap ang timpla. Tapos ay naikwento pa nga sa amin ni ate na dati pa nga daw itong school bago maging restaurant. Sa pagkakaalam ko nga mga mami, isa ito sa pinakamatagal ng bahay dito sa history ng Lian. At sabi ni ate, marami na rin naman daw na i-renovate dito kagaya ng bintana, pero yung mga kahoy nandyan sa bubong nila ay sobrang tibay nga daw. Tuwing summer at magpe-piyesta dito sa bayan ng Lian ay napakadaming nagtitinda ng mga kakanina iyan. At sabi nga namin ni Mary ay bibili rin kami at paboritong paboritero namin yan. Pagkatapos ay dumaan na rin kami sa Walter Nasugbu at may bibilin lamang kami na kailangan. At dahil nga araw ng palaspas ay puro may mga palaspas nga mga tao dito sa Walter. Kumuha lang ako ng turmeric mga mami at sobrang tumataas na naman yung uric acid ko dahil nga sa aking pagkakapi. Tapos ay forward na nga mga mami dahil bawal nga daw mag-video sa loob ng grocery. Dapat nga ay pauwi na kami mga mami. Napansin ko lang ito sa Simply Shoes na may 50% off na mga sandals at topsider. Tingnan nyo naman itong ginagamit ni Daddy Ajay at sobrang sirang-sira na at putok-putok na nga at sabi ko ay panahon na para bilihan ko naman siya. Pagkatapos ay umuwi na nga kami, eto kami nakasakay kami ng tricycle papunta ng bayan ng Lian at sasakay naman kami ng jeep pauwi ng Matabungkay. At dahil nga alas 12 na yan ang tanghali, Diyos ko mga mami, napakainit naman talaga. Pati tuloy ang mata ni ate tumirik na, char. Pagkatapos ay ito na nga kami mga mami, for the lakad na naman ang iskinita pauwi ng bahay. Pagkadating nga namin ay naupo-upo muna kami dito sa kubo at pinagpahingan na rin namin ang aming mga pointed na sandals, char. Pagkapasok ko nga ng bahay, sabi ko kay Daddy Ajay may pasalubong ako sa kanya at sabi ko i-open na niya. At sabi ko isukat niya kung magugustuhan niya kung tama lang nga ang size. Sabi naman niya sa akin ay bakit daw kulay maroon, sana daw ay kulay blue na lamang. Kaya nga kako isinail dahil wala na nga ang stock sila. At ayun na nga, nagustuhan rin naman niya mga mami at sabi nga niya sukat nga daw sa kanya yung size. Bali limang palaspas mga pala mga mami ang binili ko at pinamigay ko lang iyon sa aking mga kapatid, nanay at sa tiyahin ko. Pagkatapos ay aayos ko na lang muna itong aking mga pinamili. Pagkatapos nga ay nagligpit-ligpit na lang ako ng mga kalat dito sa bahay. Dahil nga maaga akong umalis kanina, hindi pa rin ako nakapagligpit-ligpit dito sa bahay. Habang nagliligpit nga pala ako mga mami ng mga pinamili ko at mga kalat-kalat ay sus ko, sobra naman tagaktak talaga ang pawis ko dyan. At sobrang napakainit nga. At buti na lang nakahalata si Daddy Ajay na sobrang pawis na ako kaya naman nagbukas na siya ng aircon at naawa na rin sa akin. At pagkatapos na nga ay pahinga na rin kami at magbe-baby time na, char. Yun lang, thank you for watching. Bukas po ulit. God bless!